Hola. Dos potato con hielo, por favor. Vale. Hello guys, welcome back to my channel. Ayan, here we are again, continuation of our blog na guro sa Pinas, vendedora sa Espanya or tindera sa Espanya. Ayan, ito yung pinakikita lang natin yung buhay natin sa Espanya. May mga nag-request din kasi sa atin na ano daw ba yung, may share daw rin yung life natin dito. Ayan. So, ito yun. Continuation nga. Kung makikita nyo. May nag-request sa atin ng dalawang taliats or cortado, kung tawagin sa Espanyol. Dalawang cortado sa Espanyol. Ewan ko. Hindi ko alam kung ano. Kasi hindi mo trabaho talaga sa Pilipinas sa coffee shop. Hindi ko alam kung tawag sa atin dito. Ang alam lang natin lagi coffee latte. Parang cafe latte. O kaya ay coffee with milk. Diba ganun lang? Kape at gatas, ganun lang. Pero dito kasi may mga iba-ibang klase ng kape. Mayroong maliliit like that. Parang kalahati ng normal na tasa ng kape. Ng coffee with milk. Mayroon ding kape solo lamang. Yung walang gatas. Pero sa maliit na tasa lang siya. So, maraming klase ng kape dito. May karahilyo, yung merong wine. Merong alak, merong pwedeng konyak, or mga ganon. So, karahilyo naman yun. So, sa mga mahihilig sa kape, marurunong sa kape, alam na alam nila yan. Pero ako actually, guys, dito ko lang natutuhan to. Yun, dahil humingi siya, dahil tag-init ngayon, dahil mainit ang panahon, humingi siya ng gel or yellow. So, yun nga, cortado con yellow. Ayan. So, bibigyan natin siya sa isang baso ng yellow. Kasi yung isa, naibigay ko na. Kasi may extra ako dyan. Actually, may gawaan naman kami ng yellow dito sa ilalim. Pero since sa hapon ay makakaunti naman ang customer. Ayan, okay, tingnan nyo yun. Dahil sa hapon nga kakaunti naman ng customer, so hindi ko na binubuksan yung gawaan ng yellow. Siyempre pagtitipid rin naman sa kuryente. No? So yung mga tira na lang sa umaga, siya na lang kung ginagamit. Ayan. So ayan, actually pa isa-isa yung customer, marami din. Wala ka rin tigil. After naman noon, na may humingi sa akin ang dalawang kortado, mga maliliit lang ang hinihingi, no? Pa isa-isa lang, ganyan. Ito naman, meron namang mag-ina na hindi ko na kasi binapakita sa video ang mga customer kasi bawal. Bawal kasi guys. Hindi natin na pwedeng tayo na lang at may permission. Siyempre, mag-a-ask pa tayo ng permission. Bawal kasi yun. So yan, humingi ng entrapa or bucadillo again. Natatandaan nyo ba yung sinasabi ko sa inyo? Bucadillo sa Espanyol, entrapa sa Katala, sandwich. Pero walang sin tomate. Ika nga, sabi niya, langgunisa sin tomate. Walang tomato. Walang tomato, tomato juice. Wala. Ayaw niya na may ano. Kasi sa bata din eh. Sa bata yan. So, pag ganon, olive oil lang nilalagay natin. Ayan. So, kung ini-slice natin yung langgunisa, medyo, at saka yung ginagamit natin pa, kung alam niyo yung baguette, siya yung mini baguette lang siya. Ayan. Ang ganyang pa, wala siyang milk. Water lang yan. Water, harina, salt. Kaya napakaano. Kaya yan ang gusto ng mga pag-session ipumapasok. Ang mga teacher o dito sa school dito, ang gusto nila, ganyan ang babaunin. Kasi yung mga ibang tinapay like brioche, nakakataba pa yan eh. Pero nako, ang anak ko, mataba pa rin. kahit ganyan lang ang pa na ginagamit, ang tinapay na ginagamit. So yan, mas healthy daw yan. Kaysa dun sa mga ibang tinapay like tasty, maraming sugar yon. So yan, ganyan ka-health, ka-health conscious ang mga Katalan. Kita nyo naman ang mga katawan, maliliit lang talaga. And imagine yung tinapay nilalagyan ng tomato juice, olive oil, di ba? So healthy. And naghingi pa siya ng ano bang hiningi niya? Cafe omelette.
Actually guys, nagdadab lang tayo kasi bawal naman magsalita sa habang ako ay nagdidispatcha, no? Kasi baka akala naluloka na. Alam mo guys, ayan. Ah, okay. Cafe Miet. So humingi siya ng cafe latte. Merienda time kasi ngayon eh. Kasi sa oras na to dito is 5 o'clock. 5 o'clock dyan. So sa hapon, merienda talaga sila. So medyo malakas, medyo mabilis-bilis. Malakas-lakas din ako sa hapon. Ayan, so yun. Palyat at saka cafe latte ang in order nung kasama nung abocadillo kanina. So yan. Ganyan din sila katipid guys. Tayo, kung sa atin, ang dami nating orderin, ano? Meron pa tayong postre or yung dessert. Pero sila, pag nagmerienda, yun yung sandwich na yun. Paghahatian lang nila yun. Paghahatian lang nila. Ayan, may sinasabi pa sila. Ayan. So, ganyan sila katipid kumain, guys. And minsan, hindi lang, bukod sa matipid silang kumain, matipid rin silang gumastos. Yan, kwento. Chinika ko na. Nagmarites na ako. Ayan guys. So, iba naman to humingi ng nagpa-add lang yung isa ng Fanta. Parang, I don't know, parang sa atin sa Pilipinas may Fanta din, no? Fanta. The Limona, ganyan. So, bihira naman dito ang umorder ng ganyan. Kasi nga, napaka-health conscious ng mga tao. Hindi, may pangilan-ngilan lang na nagko-coke at saka umiinom ng mga ganyang soft drinks. Umiinom ng soft drinks. Nakakalimutan ko na guys sa mga terms sa atin eh. Kasi dito naman di ginagamit. Diba tayo, isang ang soft drinks, ganyan. Isang ang soft drink. Soft drink. Hindi natin binabanggit. Ang tagal ko nang hindi nababanggit yung salitang soft drinks. Alam niyo yun. Kasi dito pa puro coffee with milk, cafe omelet, cafe con leche, ganyan. Yan. So may nag-order ulit. Ah, yan yung lagi kong customer 'yon. Siguro sa isang linggo twice or every Thursday siyang dumarating. Minsan nagto twice naman a week. So every Thursday umo-order siya sa akin ng cafe solo at saka orange juice. Feeling ko na kapag nag-lunch na siya or siya nga parang nag-lunch na after lunch kasi dito normally guys ang lunch ay 3 o'clock. So ayan, normally kasi sa mga Catalan dito after nilang mag-dinner or yung lunch or dinner ganyan. Basta after nilang kumain ng kanilang heavy meal, sila ay nagkakape. Laging kape and juice. Yan. Ganun sila. So, and na-adapt na rin natin. Minsan, ganun na rin yung nangyayari sa atin na ginagawa natin. Ang sarap nga naman. After kumain, magkakape. Pero, tayo naman sa atin, naalala ko na sa Pilipinas ako, morning lang, diba? Almusal lang. Kasama ang pandesal. Ayan. So, dito iba. Ayan. So, ayan. Doon may mga bagay-bagay tayong nakuha natin sa mga Espanyol. Namana natin sa mga Espanyol. Marami. Okay, so yan. Actually, dito guys ay self-service. Dapat iniintay nila yung kanilang in-order and then sila ang magdadala sa kanilang table. Since sa hapon ay wala naman akong masyadong customer, ay sanay sila. Ang pang-customer ko naman sa hapon, sila rin. So, sa hapon din sila. Hindi rin naman sila nagpumunta dito sa umaga. So, sanay sila sa akin na ganun. Pero dapat hindi. Ako naman, pinagsisilbihan ko na kasi wala naman akong customer eh. Pero sa umaga, guys, kung makikita nyo, dito sa umaga, as in pila. Pila ang mag-aalmusal. Kasi breakfast eh, almusal eh. So, pila talaga. As in, hindi mo na pwedeng, dalawa lang sila sa umaga. Hindi mo pwedeng dalahin sa table ang kanilang in order. So, pipila sila, ipiprepare namin, babayaran nila, and then, saka sila pumunta sa table. Hindi po pwedeng kain muna bago bayad. Hindi pwede kasi, guys, marami din dito marurunong, maaalam.
alam niyo ba yung maaalam or magugulang or alam niyo yun, madadaya. Pag ikaw ay alam na busy, tatakasan ka na rin. Kasi kaya nga nag-self-service kami dito dahil walang masyadong at saka kahit sa kabilang tindahan, kahit marami kami doon, bayad muna. Self-service talaga. Kasi hindi katulad sa ibang mga coffee shop na after na magbabayad pagkakain. So dito hindi. Dahil marami din, nakuha ko na. Kala ko sila mga honest, hindi rin. Marami din hindi honest dito. So yun guys, pag magandang ganito naman, mga tinapay na lang, or yung mga take-out, ganyan, bulerias, croissants, enzymada, ganyan, or yung pa, yung tinapay, yung mga bread, mga baguette, ganyan. So for take-out naman yan, pag mga ganyan. So yun lang guys, and then sa hapon ay yung closing nga. Sa closing na lang, ako medyo na maraming trabaho. So from pag pumatak na yung 7 o'clock, mabilis na yung oras. And then 8 o'clock, meron kasi kaming sale, 40% discount. So dumating yung mga tao dun sa time na yun. So dapat nakalinis na ako. Para after, kasi before 9, magliligpit na tayo. 9 o'clock kasi ang closing. So yun lang. At dahil naman matagal na ako dito, medyo ilang buwan na ba? Alam ko na, tansyado ko na. Pero nung una, medyo na didelay ako ng paglilinis, pagliligpit. So, laging OT, overtime without pay. Yeah, okay lang. Kasalanan ko kasi, hindi ko natansya ang oras ko. So, kailangan ang gusto rin ng hepe ay punto and punto. Okay? So yun lang guys, ang maikling kwento ng buhay ko dito sa Spanya, sa trabaho ko sa Spanya, and marami pa kaming mga ibang pwedeng ikwento. Open na open. Open ang aking buhay, ganyan. So yun lang guys, and syempre, thanks for watching, and please subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. Thank you for watching. Abangan nyo aking next video. Okay? So, bye-bye!